ginawa pa. Kaya soft opening muna itong road na to. At dahil soft opening lang, libre siya. Nag-open sila ng December. Libre siya for 1 month. Ang maximum speed ay 60 kilometers per hour. Sa ngayon, yan yung mga poste ng ilaw. Wala pa siyang mga ilaw. So, ingat kayo kapag gabi. Habang hindi pa naka-install. Sana itong mga barrier sa road, pag gabi, reflectorized naman siguro siya. Hopefully, para mas safe sa ating mga motorist. Itong Skyway na to promises to link north to south, south to north in less than 30 minutes. So yun ang gusto nating masubukan. Very important, lalo na ngayon na mas nag-open na ang borders at pwede na mag-travel. As long as you have the necessary requirements ng local government unit na pupuntahan ninyo. So some areas require swab test, barangay permits, or certification. Pwede rin kayo makipag-coordinate na lang dun sa pupuntahan nyo na lugar. So, ito na yung sign. Thank you for using Skyway. Ayun na nga yung NLEX na exit. So, paano kaya kami iikot? So, wala yatang ikot. Talagang mapapapasok kami sa NLEX. Tapos, somewhere there, ka na lang iikot para bumalik ng Manila. Uy, diretso na natin. Roadtrip. So, makikita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguro almost 20 yung toll. Apat lang ang cash. 16 RFID na. So sa mga nagtatanong, meron pa rin namang cash. Pero ang encourage na talaga is RFID. So ito mga nandito sa lane na to, tayo ang mga wala pang RFID. Very convenient na talaga ang RFID. So sa ngayon, yung mga RFID na lane, tumatanggap naman pala ng cash. Pero di mo malalaman kung di mo itatry. So mas maganda, wag nyo na lang i-risk. Kasi mahal ng penalty niyan, di ba? Kapag nasa RFID ka, tas yung pala wala kang RFID. So nandito na tayo sa NLEX. Hinahanap lang natin yung first exit para umikot tayo pabaliktad. So dapat pala mag-exit, kung mag-joyride din kayo katulad namin, mag-exit na kayo sa Quezon Ave. Yun ang huling exit bago kayo mapunta dito sa NLEX. At mag-charge na kayo ng 58 pesos. So, 58 pesos yon pagdating nyo dito sa NLEX. Tapos, dahil babalik kayo, 58 pesos ulit. So, 116 pesos na yung gagastusin nyo. Sa ngayon, libre pa yung Skyway, kaya sobrang sulit ng 58 pesos. Lalo na kung talaga naman, nababiyahe ka dito sa NLEX. So, kanina,
dahil tinexting ko yung time-lapse video, mali pala ako na kapag time-lapse sila yung video, kapag time-lapse pala yung video, hindi naririnig yung voice-over. At ang ginagawa pala nun, fina-fast-forward yung video mo. So, gusto ko sana ipakita sa inyo kung gaano ka bilis yung SLEX to NLEX yung trinayin natin kanina. So, from Buendia up to kanina, yung before tayo ma-traffic, total of 14 minutes. So, ganun siya kabilis. Susubukan ko kung kaya ko na mag-edit ng videos, ididikit ko dito yung time-lapse video. So, yung nagsimula Buendia, ang first exit na nakita namin is yung nagtahan, pero sarado pa siya. Next exit na yung Quezon Ave, yun, bukas yun. Nagta-traffic din doon dahil doon sa exit na yun. Next na exit is A. Bonifacio, pero sa ngayon, sarado pa rin siya. And then, yung huling exit na, which yung ginawa natin ngayon, is yung nakakonect na sa NLEX. So, ngayon, pabalik na tayo sa traffic, Mindanao Ave. So, very convenient. Di lang natin alam magkano ang sisinglin nila sa atin habang libre pa siya, try nyo na din. Don't forget, exit na kayo sa Quezon Ave para hindi kayo ma-charge ng 58 pesos. Until next time, mga Born La Cochera, please like and subscribe to my YouTube channel. See you!